Super ka! Mga sis talaga. Hi, kapamilya! Hi, kapatid! Hi, kapuso! Kapamilya, lahat na! Yes, oo naman. Kababayan! Ayan, tama. Welcome to Crown Artist Management YouTube channel. And for this episode, kami naman po ni Miss Jolly Tabalan ang mga kasama nyo. At ang tawag natin sa episode na to ay... Bunutin mo, sasagutin ko. Yeah, bunutin mo, ipapasa ko sa'yo, tanungin mo ko, sasagutin ko. Ang haba naman yung title mo. So, ganito. Dito tayo sa bunutin mo, ipapasa ko sa'yo, itatanong ko, at sasagutin mo. Yan. Po ang title ng episode. Simple girl na parang nakikitira lang kami. Super simple ba talaga yung beginnings ni Maha? Alam natin lahat na Salvador ka. Yes. So everybody expects na Salvador is kilala sa buong industriya, is talagang artista. Hindi kasi ako lumaki ng Salvador. Di ba, okay. Inuwi ako na nanay ko sa probinsya. Okay. Tapos nung nandito na, nung nagmamodeling-modeling workshop ako, sakto yung anak ni Tita Chit Ramos, yun nga, si Farah. Oo. Modeling workshop ko. Oh, oh. So doon nag-start and then si Tito Chit, nagkakilala kami. Tapos sabi nung nanay ko na, ito Salvador yung papa niya, pero matagal na sila hindi nagkita. Oh, oh. So sabi Tito Chit, gusto mo makita yung papa mo. Mm. So parang 7 years ko nandiyan nakikita kasi close ako sa Salvador. Oh, oh. Tapos ngayon, parang sakto tumawag ata si Tito Boy that time or tinawagan niya si Tito Boy. Sabi niya, meron akong may Salvador na bata, naghahanap ng tatay. So, Tito Boy, pinuntan ako sa bahay. Mm. Tapos, hindi bahay yung bahay ng lola ko, kung saan kami nakikitira. Okay. Nantay pa niya ako galing akong school. So, nangyari interview, nagkita kami ng tatay ko. Tapos, biglang nag-iba. Kakausapin na nanonood ng The Buzz si Ma'am Charo, and then sasabihin niya na, gusto ko makilala yung batang naghahanap ng tatay. Akyat sa office niya. The following week, ipa-partner ka kay John Prats. Ilan taong ka nito? 14 years old. Alam mo, talagang parang meant to be, ano? Tapos ano pa yan? Yan yung ASAP. Kasi nga, na-discover na, I can dance. You can dance. So, win-workshop pa kasi ipa-partner kay John Prats, sobrang galing magsayaw nun. So, parang twice or thrice a week ako nag-dance workshop that time. Tapos, sa industry, ididikit ka sa mga poste-poste para makilala. Para makilala. So, ang nangyari doon, sino yung kasayo ni John Prats? Sino yung kasayo ni Shaina? Sino yung bago sa ASAP? Super dance ka eh! Yes. Pero, wala pang mga stylist nun, di pa uso nun. Todo hiram ako ng mga damit sa mga pinsan ko. Kaya ngayon, yung mga pinsan ko talaga. Nagpahiram sa'yo ng damit? Oo. Forever yan sila. Pak! Yung mga Presto shoes, di ba dati uso ang Presto shoes? Wala kami. Yung Presto shoes? Basta maganda yung malambot. Nauso yun. Okay. From nakikitira, umihiram ng kotse, nagpapadrive sa mga pinsan, naghihiram ng mga kung anong pwedeng mahiram. Talagang napaka-community-centered. Meron pa nga nun, for core memory ko yun. Oh. Si Mommy Winnie. Mommy Wins, hello. Mommy Winnie ng ASAP. Oh, okay. Si Winnie Mariano. Oh, okay, yes. Okay. Mommy Wins Mariano. Oh. Parang ano yun, launch ng magda-dance ang Spirits. Ilo-launch yun, yung show. So, meron yung, nagsayo ako ng una, tapos ngayon, yung Spirits, kailangan ng all black. Yung dance. Paano? Yung nahiram ko, walang black. Paano? So, sa utak ko, parang strictly all black. Ganun yung sa utak ko. Anong ginawa ko? Nagsayo ako ng baliktad. Binaliktad ko yung shirt ko. Black yung shirt. Oh, tapos sabi ni Mama Wins, anak, sabi ko, hindi po kasi hindi all, may gold po kasi. So pag binaliktad mo, all black. I think, yun, malaking pagbabago in a good way. Yes, definitely. Ayan. Mali ako. Ay, ikaw na. Ay, ako pala, oo. Ako na. Sana may mga question dati kayo nina, mga kay drama.
Paano mo lambingin si hubby? Siguro parang the usual thing. Bigla mo na lang hayayakapin. Bigla mo na lang kakalikan. Bigla mo na lang itetext ng sweetie-sweetie. Anisha, mga ganyan. Yun. Pero gusto ba nung nagpapalambingin? Yes. Oh. Actually, nung bagets kami, nung bata pa kami, ako yung mas malambing. Pero habang tumatanda kami, parang nagbaliktad. Parang siya yung mas sweet, siya yung mas malambing. Buti na lang. Kota na ako eh. Ako naman? Ikaw na, ikaw na. Parang may timer ata kasi talaga. Describe! Bakit pag sa'yo English? Pag sa akin, yung tanong ko kay Ninang Tagalog. Describe the best date you've ever had with your husband. Ang corny ng mga sagot na gano'n. Lagi namang best date ever. Ayoko na. Sige na, moving on. Ano yung best date? Pinakamaganda talaga ay yung first, after 9 years, yung randomly nagkita kami sa airport lounge. After nun, naging magka-text kami. Yung parang first ever, yun talagang lalabas kami dahil... Ito na yun, official na, official. Pero as sabi niya, sa kanya daw, niyaya lang daw niya ako bilang friend. Ewa siya, no? Sino nagyayaya para maging friend? Diba? Hello? So, feeling ko yun. So, until now, kahit hindi niya i-admit, I know nakilig siya nung nakita niya ako. Sure. Ay, dalawa. Ay. What's the weirdest or most interesting place you have been to? Hindi ako na-weird doon sa mga, hindi ako madaling ma-weird doon sa mga bagay. Interesting. So interesting, I think would be, when I went to Qatar, punta kami sa market, eh yung market nila nakakaaliw. Nakakaaliw kasi ibang-iba sa mga market natin sa Pilipinas. Basta ang ganda-ganda ng itsura nung market nila. Ang tawag niya ata nila doon ay souk. Gold souk? Oo, parang doon mga ganyan. Ngayon dito sa Pilipinas, ang pinaka-interesting na puntahan ko, very fresh, recent, nagpunta kami ng Mount Pulag. Inakyat namin yung Mount Pulag. At nakakaloka siya! Parang, I don't think I'll ever be able to do it again. Kasi, it's quite difficult. Lalo na sa age ko, 50 years old. Kahit na-active ako. 50, no? Oh, kahit na-active ako, mahirap iba siya. Iba pa rin yung ano. Iba siya, kasi mahirap siya for anybody. What more when you're older? Iba yung Mount Pulag, pero... Pagdating doon... Hindi mo maiisip na may ganung lugar sa Pilipinas. Ganung kalamig, ganung kaganda. Feeling ko so dapat ma-experience of, worth it, dapat ma-experience na lahat ng tao ang umakyat sa Mount Pulag. Okay, game. Tell us about, hindi pala ikaw. Diba energy? Tell us about any of your hidden talents possess that most people do not know about. Alam nyo, I'm not one to hide stuff. So, alam ng lahat? So, alam ng lahat, kung ano man ang meron ko, yun na yun. Wala akong hidden talent. Lahat, ni-share ko na sa inyong lahat. I'm 50 years old. I've been in the industry since I was 6 years old. Feeling ko, wala na akong tinago. Hindi ko nga. O, ito. Anong gagawin mo pag na-stranded ka sa isang island? Nako, beach lover ako. Baka for 1 month, i-enjoy ko siya. Enjoy mo ako lang? Ikaw lang. Ilang months? Ilang weeks? Teka, ilang months ha? Baka mamaya nakasulat dito. Siyempre, stranded ka. O di hanggang sa masalba ka, nandun ka. Feeling ko ako, sa 20 years na everyday ako maraming taong nakakasalamuha. Oo. Baka enjoy ko siya. From extrovert, parang minsan may moment ako na gusto ko ng katahimikan. Ako lang. Nawala. Wala lang. Oo. Pero ano lang ha, sana mga 1 week lang. Kasi baka mamiss ko si Rambo. Hindi ba ka? Mamimiss ko. Sige na. Ako na. Do you think you are competitive enough? No, I am not. Competitive ka ba? Siguro nung bata ako. Pero habang tumatanda ka, parang there are more important things that come up in life. Pag nagkaanak ka, marirealize mo na yung mga dating importante sa'yo, hindi pala ganun ka-importante talaga. Parang marirealize mo yung mga dating akala mo, yung mga concerns mo in life. Hindi pala talaga siya concern. Okay. Next, your turn. Grabe naman. Dito na nga to. Oh. Have you ever done or said something in public na pinagsisisihan mo? Ay, in fairness sa akin, wala ka ba yung mga moment na nalasing ka, tapos
nakipag-away ka or napaghandusay ka sa ano, yung mga gano'n. Lagi akong ano eh. So, mabait ka? Prim and prop. Wow! I always choose to be the better person. Wow! Nauna lagi ang ano ko, utak ko bago mau. Napaproseso mo muna bago masabihin. Conscious lang ako sa bawat. Bakit? Ganun. Bakit ganun? Bakit ka naging ganun? Ewan ko kung bakit. Kahit nung bata ka, ganun ka. Who is your favorite K-drama actor? Sino is favorite ano Korean actor ko? Mga ganyan. Korean actor. Marami sila. Like, andyan si Jo Jung-suk, si Jo In-sung, si Park Seo-joon. That's it. I've been watching K-drama since, kailan ba? 2008? Ay, ako na. Do you still have a big dream and want to do something big in your life? Okay. Siguro kung yung talagang dream na dream, yung may maganda kaming rest house. Ayun, hindi lang para sa akin, kundi syempre para sa mga anak din namin. In the future, gusto nilang mag-aral sa Canada, kahit may house. Sana may house. Yung mga ganyan. If you could meet anyone dead, who would it be? Napaka-tragic naman yan. Kaya nga. Lahat ng mga past presidents na namatay, gusto ko sila ma-meet. Tapos, anong take mo dyan? Or, kung talagang gusto natin maging serious, ano na lang? Sino? Nanay ko. Ma, anong balita? Kasi usually kasakausap ka sa telepono yung palagi. Sabi ko, ma, anong balita? O, nakita mo naman yung mga apo mo, ganyan-ganyan. Are you happy? What's up? Sino kasama mo dyan? Mga ganyan. Okay, moving on. Next question. Okay. Who is your favorite local celebrity? Uy, sige nga, may favorite ka pa. Yung naka-work ko, siguro si Jericho. Galing, no? Maliban sa magaling. Ang galing ni Echo. May concern sa mga, parang pares ko siya. Sa work natin, pantay-pantay, yung gano'n. Pares tayong gigising ng maaga, or mas maaga pa nga yung mga crew, nagsiset up. So kung paano yung energy niya sa... Yes, yun. Kaya, forever yan, alam niya, favorite ko siya. Kaya nung di siya sumipot nung kasal ko, yun, guilty-guilty siya. Guilty-guilty siya. Actually, I like Echo. He's so cool. Sarap niyang ka-eksena. Ang galing niya. Sa babae, wala ka bang... Sa babae, favorite mo din to, si Catherine. Aww, si Kat, yes. Yes, di ba? She is who she is right now because she's different. Iba si Kat. Baby girl ko yan. Oo, ibang puso. Ano ang gusto mong maging noong bata ka? Ay, noong bata ako? Hindi, yung ano ha, yung talagang bata ka, yung hindi eto ha. Eto, yung diba bata yung pag- ako. Oo, yung bata. Gusto kong maging flight stewardess. Mm. Ay, turist tayo! Talaga? Parang masaya. Yes. Tapos, sir, what do you want? Kasi hindi ko pa kasi alam na clumsy ako noon eh. Pero ngayon hindi talaga ako bra. Parang, what do you want? Tapos parang naka-outfit ka, tapos ang clean. Tapos parang, tapos ang gaganda nila, di ba? Ang ganda nila. Tapos parang, kung saan-saan sila nakakarating. Kaya yan, gusto kong maging flight stewardess yung bata. So, ang sagot ko, pag anong gusto mong maging, ano, maging flight stewardess or maging model. Kasi matangkad nga ako nung grade 6. Correct. Feeling. Nasa pangalawa ako sa dulo. Ano ba height mo? 5'5"? 4. 5'4, para tayo. Oo. How did you react when you found out people were making memes of you? Sandali! Alam mo nung panahon ng ano mo, nung Wildflower, ang dami mong memes. Yun, sandali! Tapos hindi lang yun, meron pang iba, ang dami mo. So ano, kami lang. Okay, achieve. May ganon. Kasi, diba pag pinag-uusapan yung show mo, ang sarap sa pakiramdam. Tapos, may ano ka pa, Aiko Melendez ka pa na sobrang game lang din. Oo. Ano lang din, baliw-baliwan lang din, katulad mo. Mas baliw pa yun sa'yo. Oo. Sa ating lahat. Sa ating lahat. Na love natin yan. Ate, I miss you. Ayun. Ayun na daw. Ayun na daw. That was the last question. Yes. So kung gusto niyo malaman kung ano pa nandito dito, sorry. Sa next episode. Tapos na ang tanungan. So ako po si Ma Salvador. Ako po si Jelly De Belen. Thank you for watching Crown Artist Management YouTube channel. At yan ang episode namin today. Sa mga next episodes, marami pa ang mas masaya. At baka may request sila, baka meron silang gustong makita. Yun. Baka makasunod comment, si Echo. Comment down below. And ring the notification button. Bell button. And don't forget to like and subscribe. Ayun. Bye mga ka-crown. Bye.